Pink, ilang taon ka na dito, Pink? 8 years, yeah? 8 years? Last July 28, 2013. 2013. 8 years. So 8 years, exactly. Really? Yeah. 8 years and how many months? Days. Days July 28. O bakit hindi ka nagpalibre ng ano? No, I posted already. Ng I posted on the Facebook or... that I am 8 years. I know, but sana lang bumili ka ng cake. If I've got 10 cake. Years. If I've got 10 years, I will celebrate. Wow. Jennifer Lopez. Kasi naalala ko si Jennifer Lopez yung ganun eh. 2 more years? Anong pag, yung pagdating mong nito, nung let's say first day mo pagdating dito sa Qatar, ano yung hindi mo makalimutan? I mean, yung unforgettable experience paglapag mo dito sa lugar na to. The places here, I visited Corniche. The first mall I visited was Villaggio! For me, when I visited Villaggio, this is my first time mall, yeah. To visit the mall. Then we went to the sea line there up. Where? Sea line. Di ko pa napuntahan yung sea line. Talagang up, ha? Sand dunes. You know the sand dunes? Yeah, I've been there up. We're walking there up. Sea line. My brother, every time we have relatives here, we just newly. Hindi ka na homesick or. No. Hindi mo na mimiss yung family mo. 1 month, 2 months, I was crying. Then, oh really? Na-ano pa rin sa crying? After 3 months, I got my first job at the nursery at Doha. Then I forgot homesickness. I've been busy with my work. That's why I forgot my homesickness. Wow! May mga ano ka, mga TikTokers din na nagustuhan. Yes! Ganun ba talaga yun? Ang daming gwapo sa TikTok! Yeah, mayroon akong hina-heart-heart doon. Ako naman, ang na-experience ko sa ano, kasi una ako sa Dubai, di ba? Unang dating sa aeroplano pa lang, kasi first time kong nakasakay ng long distance, ano, na parang 9 hours ata sa aeroplano. Hindi ko ma-imagine na dalawa kami, mga Bisaya din, taga Cebu. Ano, tawag nito, natulog, doon kami natulog sa, kasi walang pasahero eh. Sabi ng flight stewardess. Nagdiretso yung tulog niyo. Dito kayo matulog kasi wala namang ano eh. So, minanuhan kami ng gano'n, kami dalawa. Ang dinigisingin lang kami kapag kainan na, gano'n. Talaga? Oo. First time fly, mo? Emirates Airline yun. Ang ganda ng aeroplano. Connecting. Emirates talaga. Connecting yun. Oo, connecting. Hindi ata. Connecting basta Manila. Emirates. Meron parati dito. Oh, Manila. Dati. Manila to Dubai yun eh. Oo, di connecting nga. So, yun. At saka yung ano na naka-hotel kami, doon kami pina-stay sa hotel ng ano ng company. And then bumaba kami sa hotel and then doon kami nagpunta sa Bacala, no. Oh my god, alam mo yung ano juice na tawag nito laban. Eh. Laban na juice. Yung bumili ako noon, hindi ko alam na ganun pala yung lasa. Na parang panis. Parang sira na. Ang ano kasi doon, masarap sa Pilipinas kapag, I mean, may pera, may business ka. Pero, tapos, dito, parang aliwan lang ng mga OFW. Na makahanap. Mamasyal sa mall. Kala nila, nagsiselfie kami. Nagdagat-dagat. Pero, mas masarap pa rin mag-stay sa Pilipinas kaysa mag-stay sa ibang bansa. Wala. Ikaw, you have family here. Mayroon ka mga tested kapatid. Tested and proven ko na mas masarap pa sa Pilipinas ang buhay. Ako, lalo na ako, naghahanap lang ako dito ng friends and mga kaibigan para at least maaliw. Ako lang talaga mag-isa. Kaya, something like that. You know why hindi masyadong masarap dito? Walang masyado ditong fresh na pagkain. Puro halos mga frozen chicken ang nakakain dito. Yes. At saka yung tubig wala rin na. Wala pork. O minsan lang yung pork. Yung kinain namin may kanina, pork yun. Sa QDC nakakabili. Pero mahal siya. Mahal at the same time. Kung makabili ka man,
sa labas mo na kailangan mabili dahil meron, kung may license ka to buy, makabili ka ng mura ng konti. And then yung iba naman kasi ibenta nila sa labas na ano din, no? Halos frozen dito mga pagkain. Yung mga fruits, iba kasi yung lasa ng mga fruits ng ibang bansa. Kaya iba ng mangga sa ibang bansa. Oh, kasi hindi na talaga siya fresh na. Wala ano yung ba? Wala talaga yung mangga ng Pilipinas na hinahanap natin ng malamig talaga. Yes, na matamis. Matamis. Tapos yung saging na saba dito, ang mahal-mahal. 25 reals ang kilo, ha? Kilo. 25 reals ang kilo. Sa atin, ano lang yun? Ang 100 pesos, ang dami-dami na. Isang piling na yun. Dalawang kilo na yung 100 pesos. Yung mangga sa Cebu, ang isang kilo, let's say, 120 lang, hindi nang matamis. Pero na. Ang ganda. Oh, sarap. Kagaya nung dito, ibang lasa. Ito naman si Gretchen Barreto. Barreto. Si Giuseppe. Girl, ano naman yung ano mo? Unforgettable moments nung nagpunta ka. Unang abroad mo ba sa ano, Qatar? Yes. Ilang years ka na? Ilang years ka na dito? 14 or 15. Ha? Nauna ka pala sa akin, girl. Tagal na pala, no? Yeah. So, nung mga unforgettable experience mo na... Dito? Oh, nung unang lapag mo dito sa... sa Qatar. Sobrang dami. Yung culture shock. Hindi mo kalain. Sa din yun, oo. Oo. Hindi mo kalain na... Lahat sila nakita mo noong panahon, yung 2007, lahat sila nakabaya. Wala kang makikita, naka-short, nakatakipa yung mukha. Sa mall, magugulat ka. Tapos yung umiyak ka gabi-gabi. Wala pa noon Yahoo Messenger, wala pang 2007? Wala, kasi nagsimula ako, ano pa ata. Nagsimula ako is, nagsimula ang Facebook. 2008 ata ako. Oo. Meron na Yahoo, kaya na kailangan mong pumunta ng tindahan, yung anak mo, ay ako, para lang makita ko 1 real per minute sa mga Indiano. Tapos yung anak ko, kailangan pang pumunta ng computer shop para lang... Wala pa internet sa bahay. Oo nga, no. Wala pa internet, iyak siya na iyak. Parang, kung pwede na nga lang lango yun papuntang Pilipinas, ginawa ko na sa sobrang nakakaawa yung bata. Tapos yung, syempre, iba-ugali ng mga tao. Mag-work ka. Mag-work ko as in children toys. Ay, toys ng mga bata na ako lang ang Pilipino. Tapos lahat sila ibang lahi. Hindi mo alam kung pinag-uusapan ka o hindi. Although naman may mababait. Meron naman talagang parang feeling mo na naapi ka na. Hanggang sa nakasanayan ko na. Ang experience ko rito, yung tipong, yung gustong-gusto mo na umuwi. Pag naiinis ka na sa mga kasama sa trabaho noon, wala kang magawa, kailangan mong isakripisyo yung sarili mo kasi yung anak mo, iniisip mo, makapatapos mo. Ilang taon kaya yun si ano nun, Mera? 10. Oh my God, ano, ngayon ano na, nakagraduate 24. Na. It's Mira, not Myra. Oh, Mira pala. Mira. It's Mira. It's Mira. 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 It's Mira? Mira. 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 Tapos ayun, hanggang nakilala mo na yung mga tao rito. Ayun, nung pumunta naman ako dito, nandito yung best friend ko. Tapos ayun, tumira ako sa kanila, tapos ang daming Pilipino pala dito. Anywhere na lumingong ka, puro Pinoy. Iba-iba, mas marami pa nga yung populasyon ng expat dito, di ba? Oo, kahit nga siguro ngayon, dumami talaga. Dumami talaga. Hindi na, di ba, iba nababasan na rin. Pero, ang maganda lang dito, ikaw talaga sarili mo yung maglilibang. Ibangin mo yung sarili. Yung katulad ng mga ginagawa natin ngayon na after work, like Fridays. Kung meron ka rin naman din sasakyan, kung meron kang pupuntahan, ba't di mo gawin? Yeah. Kailangan pagagawin, di ba? Eh, yun lang naman, di ba? We need to enjoy ourselves. Tsaka, yung sinabi mo, girl, na ano, culture shock, ako din nung una. Grabe. Kasi di ba, sa trabaho, siguro kayo din naman na sa trabaho is kahit sino-sino lang yung mga mukha, sino lang yung iba't ibang lahi. Tsaka, nung unang dating ko rito, kala mo yung iba ang kagugwapo, pero ngayon pag nakikita mo sa normal. Oh, mga mukha nyo nun, dati, ay, ang gwapo! Artist tayo. Hindi na para sila ganun kagwapo. Kasi nasanay na tayo. Tsaka, iba-iba kwento ng buhay dito. Meron nakakaawa, meron hindi, meron swerte. Kasi, pag-abroad hindi biro. Yes. Sobra. O meron din talagang trabaho na maliit lang ang sweldo. Tsaka, hindi yun, Bob, yung tipong titipirin mo yung sarili mo para lang sa pamilya mo. Alam mo yun, diba? I think lahat naman tayo siguro. Kaya nga, hindi nila alam. Mga Pinoy dito pag sweldo, isang beses ng dalawang beses ng kakain na masarap. Tapos itlog na noodles. Famous food here is noodles. And pancit
doon, mi goreng. Pero thankful pa rin kasi may work, 'di ba? Yun na lang din 'yun. At saka sa kabiruin mo, umabot ka pala ng 15 na. 15 years. Pero 'di ba nag for good ako ng 2 years. Nung naubos yung pera ko, bumalik ako rito. May iba talaga pag nasa abroad ka kasi walang stress. Kung nasa Pilipinas ka, makikita mo yung mga stress doon. Ah, wala pagkain nyo, babayarin. Lahat-lahat, oo, mahal talaga dito lahat. Dito ka, magpadala ka lang ng pera. Wala. Baho lang. Tapos i-message ka pag may kailangan, may babayarin. Pag mag, ano na yan, mag-chat na yun na sa'yo na, kumusta? Ah, wala na, may susunod na yan. Eh, mahirap. Tayo na lang talaga maglilibang dito. Tapos nabutan pa tayo ng pandemya. Ng pandemya, oo. Isa pa yun. Isa pa yung bagay. Hindi natin alam kailan matatapos. Diba, hindi na tayo nakabakasyon ilang taon na. Mm. Ako magdadalawang taon. Ikaw, ako rin. Dadalawang taon na ako, January. So, yung ano, iba't iba yung story natin. Si Pinky iba din. Oo, ikaw. Si Pinky parang problema niya lagi-lagi. Ano, what about love life, girl? Makakailang boyfriend ka na. Since birth ko, since birth, mga 10,000. Since birth ko na. Hindi ba, nagka-boyfriend ako, pero in fairness ha, matatagal yung boyfriend ko, pero... Tumagal o tumagal sa'yo? Oo, hindi ako nag-boyfriend ng mga months lang, kasi ayoko rin ng ganun. Pero, meron ngayon, pero ano muna, dito, kasi malayo eh. Hindi taga rito, alam mo yun, minsan mahirap din. Mahirap din dito mag-boyfriend kasi hindi mo alam kung may asawa. Sugal o, kailangan sugal. Isugal mo yung ano. So, si Pinky rin, iba yung style niya sa love life na ikaw rin iba. Ako, mas lalo na ako, iba yung love life ko kasi sa Pilipinas, sa Pilipinas lang ang love life ko talaga. Sunggab na sunggab. Sina? Hindi ako. Don't dito. Like. Ang alay. Don't like basta sunggab-sunggab ng lalaki. Talaga. Gano'n naman talaga dapat. Dapat kung magka-boyfriend. Dapat kung mag-boyfriend o mag-love life. Hindi ako palit ng palit. Ayoko. Parang naseryoso ata tayo na. Gusto kaya seryosong boyfriend. Parang naseryoso na ata tayo. Gusto kaya bibigyan ni Lord si Mr. Paul. Ah, taga-Saudi. Oo. May hinintay pala to si Pinky yung taga-Saudi. Pagdating na sa akin. Ano pang itanong ko sa'yo, girl? Over. Wala na ata. Ah, wala na. Sex or chocolate? Ako? Sex na rin. So, chocolate, ang dami mabibili dyan sa paligid-ligid. So, sex pero hindi mo bibili yung sex. Oo nga, no? Ang dito yung chocolate, parang ano, yung parang sa mabili mo lang. Kahit saan. O yung sneakers, o ganyan. Sa atin, parang ang mamahalin yan. Ang mura naman sa atin is mga inumin, no? Mm-hmm. Yun ang ano mga dito. Ala. Kaya kung ako, kahit ako rin papiliin, sex na lang sa atin. Wow! Alright, thank wow, you, girl. Sana all my sex.